Gagkupit. Selly, oh, punta na ako sa barangay ano Econ, ha? Kasi may imbitasyon nga sa amin doon. Lahat ng mga karatig barangay, mga kapitan, kapitana, iniimbitahan doon ng kapitana ng barangay Econ. Oh, sige, yung mga papel ko, ha? Yung mga listahan. Oo. Kasi kailangan doon, ipadala mo, pero mauuna na ako doon. Maayos na yung listahan mo, di ba? Oh, malinis yan. Walang kakupit-kupit yan. Oh, sige, sige, sige. Mauna na ako. Pag dumating dito yung kapitana, Mercy. Sige. Uy, si Kapitana Mercy, oh, ang ganda-ganda talaga. Kaya bait-bait ang Kapitana Mercy. Kagawad, Selly. Ay, kumusta po kayo? Okay naman ang barangay, walang awa. Ay, okay. Si Kapitan Kupit. Ay, nauna na po. Nagmamadali nga po siya. Ah, eh kasi, ano, naimbitahan din ako sa barangay Econ. Ay, alika ko kayo. Samahan ko po ano kayo. Ano ba yung mga kailangan, ano, dalhin doon? Yung mga listahan daw po ng pinagkagastusan. May listahan daw po kayo kailangang dalhin. Anong listahan, Selly? Kasi parang... Yung mga listahan nyo for the year, ng mga year-end expenses daw po. Opo, ng barangay nyo. Selly. Po. Pakitext na lang si Kapitan Kupit. Kasi parang meron yata akong aaten na binyag. Ay, di pala ako makakaaten sa barangay. Ay, bakit? Sayang naman po. Kasi excited po sila na ma-meet po kayo. Person? Eh, may ibang panahon naman, Selly. Ay, hindi. Ngayon na ho. Kapitana Mercy! Ay, kagawad, may, ano? May dumating kong ano? Kagawad, Lucy! Opo, may katulad. Dumating po mga taga BLR, pumunta po doon sa barangay, hinahanap po kayo. Ano yun? Ano yun? Ano? Kagawad. Ay, may tumatawag nga po kay Kapitana, yung taga barang, ano, BIR. Kasi hinahanap po yung mga libro. Ano, bakit hinahanap? Kagawad, Selly. Po. Una muna kami, ha? Kasi meron pala ako mga bisita sa tanggapan ko sa barangay, walang awa. Ay, sige ho. Ha, sige ho. Na kami dun, sabihin ko po, kinakapitan, kupit na ano. Na, ay, sayang naman, oh, mamimit, magkakamit na kayo. Kagawad, Lucy! Opo, Kapitana, atara na! Ika na! Opo! Kapitana! Ay, wow. Sorry! BH! Ama, medyo ko po, hindi pa nawawala yung lipstick nito si Kapitana Mercy, no? May confusing! May bago naman pala sa barangay walang awa. Lumalawak na ang ano, komunidad. Medyo ko par. Biglang awa. Walang awa. Oo, pero ang kapitana, si Kapitana Mercy. Oo, Mercy. Pero yung sa barangay Econ talaga, yun yung abangan natin kung sino yung kapitana dun, no? Pero ito nga, mga kabataan, helmet, syempre today sa Barbar Happy Days sa lahat ng mga bagong pasok sa channel. Please don't forget to click the subscribe button, tiny bell para lagi ka updated sa lahat ng mga pinupuntan. And para sila sa usawa namin, medyo ka par. At eto na, medyo ko par. Ang re-reakan natin for today's video ay ang bagong TikTok upload po ni Prof. Doc Shelo Magno. Saktong-sakto yan, videographer. Saan? Doon sa mga hinihinging dokumento kaila Kapitan Kupit at Kapitana Mercy. May hinihinging dokumento? Yes! Listahan? Listahan? Yung mga listahan na kung sapat ba at tama ang binabayaran ng aray isang kumpanya. Ko naman yan. Lalo na yung mga mining industry. So ito muna mga batahin, may panoorin po natin. Napag-uusapan po lately itong mga ginawang insertion ng BICAM ng ating Kongreso sa DPWH, 176 billion pesos kahit wala namang program of work. May halos 27 billion pesos na in-insert sa DSWD na ginagamit ngayon for People's Initiative. At yung 12 billion na in-insert sa COMELEC para daw sa plebisito. Nakakagulat lang po ito kasi ang punto ng BICAM ay i-reconcile yung mga provisions na pinagkaiba nung dinidiscuss to sa House of Representatives at sa Senado. Pero kapag nag-convene na sila bilang BICAM, nagkakaroon ng mga dagdag bawas dito sa mga provision na to na hindi nadidiscuss at all sa House of Representatives at sa Senado nung nag-hearing sila. Ang punto po kasi ng hearing ay para maging accountable, madinig natin kung anong pinag-uusapan at malaman natin kung paano ginagastos ang pera ng bayan. Pero ayan, kapag nag-BICAM na, nagkakaroon ng mga hocus-pocus. Alam niyo po, hindi na bago yan. May kwento ako sa inyo. 2017, pinag-uusapan na dapat itinatax ang mga non-metallic mining sa Pilipinas. Kasama po dyan yung Semirara Corporation. Alam niyo ba na 90% ng coal production sa Pilipinas ay nanggagaling sa Semirara Corporation?
at dahil sa lumang batas, PD 972 ng 1976 pag ginawa, ang daming exemption yan. Hindi yan nagbabayad ng national taxes, hindi yan nagbabayad ng local taxes. Binabayaran lang nila corporate income tax, pero ayon dun sa PD 972, they can claim as much as 90% of their cost of operation. So magkano nilang binabayaran nila? At alam nyo ba, noong 2012 to 2016, nag-apply pa sila ng tax exemption. So wala talaga silang binabayarang tax. So, nung dinidiscuss ang train law sa Senado, alam ko po to kasi binabantayan ko to nung national coordinator ako ng Bantay Kita, dahil alam ko nga hindi sila nagbabayad ng tax. Sinabi na na dapat non-metallic, katulad ng Semirara Mining Corporation, magbabayad na ng excise tax. So, nag-BICAM. After ng BICAM, nawala po yung repealing clause. Alam niyo po kasi, kapag may binabago tayong batas, dapat may repealing clause sa dulo. So, dapat nire-repeal o tinatanggal yung epektibo ng PB 972. Nag-BICAM, na delete yon. So, ngayon, alam niyo ba, hindi pa rin nagbabayad ng excise tax ang Semirara Mining Corporation. Kaya hindi naman nakakapagtaka na ang Semirara Mining Corporation na associated at owned ng DMCI, mga konsuni, ay isa sa pinakamayamang kumpanya sa Pilipinas. At bakit ko po ito dinidiscuss? Alam ko minsan nakakarin din na pag-usapan, paulit-ulit, nakakapagod yung mga korupsyon sa Pilipinas. Pero pagpaunmanhin nyo na po, tao po, pera-pera po kasi natin to. At kung may ninanakaw man sa gobyerno, tax po yan ang taong bayan. Nakakalungkot doon kasi tayo, mga ordinaryong tao, hindi naman tayo pwede manghingi ng tax exemption para hindi magbayad ng tax. Bayad lang tayo ng bayad. Pero yung mga makapangyarihan, konting sundot lang sa mga tao na nasa BICAM, nadidelete yung mga provisions, hindi na sila nagbabayad ng tax. Kaya dapat po talaga binabantayan natin. At nagsasalita tayo kapag may mga panggugulang na nangyayari sa ating Kongreso. Si Mami Jugapor, ano mo masasabi mo dyan? Kaloka. Oh, yung pala yung Semirara, no, Mami Jugapor? Sa mining, Semirara Island. So, yun yung mining company, mining corporation. Mm-mm. Mining industry. Mm-mm. Pero grabe ha, DMCI. Naku, mga bata helmet. Speaking of DMCI. Di ba yun yung ano? Ano? Nag-apply ako dyan eh. Oo. Company nurse. Oo. Tapos sa pagtanto ko, ay ito pala yung may kaso dati sa Luneta. Wag na, X na. Tapos ngayon, Bijoga Park, ino-offeran ako kasi may bago sila dinata yung condo. Sana naman? Dito sa may Galookan. Talagang puro condo? Oo. Eh kaya lang, Bijoga Park, nakita ko naman yung ano, yung site doon. Oh. Eh syempre, di ba tagal ko rin nagsilbi sa Caloocan? Mm-hmm. Magtrabaho tayo for 7 years. Parang ano ako doon, X ulit sa akin yun, Bijoga Park. Choosy mo naman? Talaga, dapat. Yung perang ilalaan natin, pambabayad natin sa mga ganyang klaseng bahay, condo, eh dapat, maganda na, Bijoga Park. Kasi pinaghirapan natin yan eh. Unless na lang yung iba dyan, hindi pinaghirapan yung pera na ipinambabayad nila. Kasi ouchie libre. Naman yung, paka-ouchie naman yung sinasabi mo. Hindi ikaw, pinaghirapan. Ikaw talaga, Bijoga Park. Pero Bijoga Park, minsan, tayo, no, yung mga pangkaraniwang mamayan, minsan hindi na natin iniintindihan mga ganyang issue eh, di ba? Okay. Hindi na natin pinagkukulan ng pansin kasi basta tayo, kailangan nagtatrabaho tayo, nabubuhay natin mga pamilya natin, nakakaraos tayo araw-araw, yun yung mahalaga sa atin. Pero minsan pala, no, kailangan din natin pagtuunan ng pansin kasi yung tax natin, yung nilalagay din dyan. Oo naman. Yung mga binabayad nating tax na nilalagay sa bawat ahensya, bawat departamento, kagaya ng DPWH, kung anong proyekto dyan, DSWD. Yung DSWD ha, yung PI. Ano diba? Naman yun? Yung People's Initiative. Tapos, ito pa sa mga iba pang ahensya. Kaya may karapatan din tayo magtanong, no, Bichuga Per? Oo, pera natin yan. Kaya pera mo yan. Pera mo yan. Eh, lalo na kung isang kahit isang tukaka. Kaya, mabuti na lang talaga na may mga ganitong klaseng mga TikTok vlog si Prof. Doc Shelo Magno na talagang na-aware tayo, no, Bichuga Per? Na kailangan pala at karapatan din natin, Bichuga Per, na magtanong, magsiyasat, at alamin kung saan napupunta. At napupunta ba ng tama, sa tama, yung ating pera na pinaghirapan natin? Oo nga eh. Diba? Ikaw, Bichuga Per, ano masasabi mo dyan? Pwede bang magtanong ngayon? Anong itatanong? Sa mga OFW. Oh, sa mga OFW dyan.
alam ba nila kung magkano na ang mga pinamamalengke ngayon dito sa Pilipinas? Yung mga presyo ngayon ng pamalengke. Alam ba nila? Kung sa 1,000, pag na-convert na rito sa atin, ano lang yung nabibili nun? Hanggang saan umaabot? Saan naaabot yung 1,000? Halimbawa, may tatay ka na nasa US. Mm. Dati, pwede na yung $100. $100 so, dati is parang malaki-laki na yun, no? Pero ngayon, 5,000 or 5,500 yung nakambas. Pero noon, siguro mga 4,000, ganon. Pero, ang palitan. Malaki. Oo. Ang mga nabibili mo sa 4,000 na yun, marami na. Parang, okay lang ba sa kanila ngayon yung gastusan dito sa Pinas? Eh ngayon, kahit sabihin mong 5,000 or 5,500, yung katumbas niyan ng $100. Malaki naman eh. Pero, yung 1,000 doon, with sugar pearl, parang dalawang kilong ano lang, karne. Oo. Wala pa yung bigas. Di ba? Minsan nga, magpalengke tour tayo. Mm-hmm. Alamin natin yan, no? Kaya mga kapatahin, comment down below nyo dyan, lalo na mga OFW na mga viewers natin, ano yung masasabi nyo? Kung sapat pa ba yung pinapadala nyo para sa gastusin ng mga mahal nyo sa buhay sa Pilipinas? At sapat ba? At nararapat ba yung mga napupuntahan ng tax nyo? Mm-mm. Diba? Kasi kaya nga sila umalis dito sa Pilipinas at magtrabaho. Halimbawa, sa Saudi. Mabenta ang Saudi. Middle East, mabenta yan sa mga kababayan natin. Para sa pamilya nila dito. Pero sapat ba yung kinikita? Alam mo, Bicho, pero yung kapitbahay namin, yung katapatang bahay namin dyan sa Tondo, halos lahat ng mga kababaihan doon, yung mga nanay, lumipad na. Kuwait, UAE, Saudi, basta, mga Middle East na bansa, Chukapur, talagang pinilit nilang makalipad para mag-DH. Mm-mm. Pero, magiging sapat ba? Naging sapat ba? Kasi based dun sa na-observe ko rin, Chukapur, same pa rin yung pamumuhay. Yung mga walang naiwan nga bago. Nila. Yung mga, kasi dun sa bahay na yon 10 pamilya nakatira doon, mga kabataan. Dami naman. Yes. Yung mga pamilya na yon is mga pahinantes sila kasi ng mga amo nila sa Divisoria. So, dati naming bahay yon binili lang yung time na kailangan namin siyang ibenta. So, yung nakabitin noon, ginawa siyang paupahan ng mga pahinante niya, mga trabahador niya, nagtatrabaho sa Divisoria, sa mga prutasan. Mm-hmm. So, syempre, pamilya, bigo ko po mga mag-asawa, may mga anak. Yung mga kababaihan doon, halos nag-apply na papuntang Saudi. So, parang lima na yung umalis na mga nanay, naiwan yung mga anak dito sa mga tatay yung tatrabaho sa Divisoria. Same pa rin yung pamumuhay. Walang nabago. Parang dumami sila ng dumami, tapos same lang. Parang walang progreso. Narealize ba nila na yung presidente nila noon, okay ba? Bijoga per. At yung presidente ngayon, okay ba? Sa quality ng pamumuhay nila. Nag-survey ako sa pamilya nun, sa mga nakatayan sa bahay na yun. Alam mo kung sino binoto nila? Oh. Si VP Lenny. Nakakaawal. Kasi tinanong ko yon bakit si VP Lenny? Mm-mm. Knowing na mga taga-Divisoria sila. Oo. Oh. Kasi, syempre, pag mga taga-Divisoria, more on, ano yan, isko. Oo. Kasi, Maynila eh. Tsaka yung mga yung sa mga tindahan, it's either na isko yan or BBM. Oh. Yan ang laban talaga dati. Yan yung real dad, mga parahil. Pero nung na-interview ko sila noon, hindi ko na lang siya video eh. Mm-mm. Lahat sila, puro Lenny ang binoto. Bakit? Ang reason nila, para sa kinabukasan ng mga anak nila. So, umaasa sila na hindi mararanasan ng mga anak nila yung naranasan nilang hirap. Mm-hmm. Pero, ayan na nga mga kapata helmet, sabay-sabay tayo sa kahirapan. Oh, kaya, sabay-sabay tayo. Kaya, nakikita ko sila kasi sa amin sila bumibili ng mga sangkap. Kasi nga ngayon may pa-fishball na sila, Bichugapur. Halos lahat talaga, inano na nilang racket para mabuhay yung pamilya. Kasi dami nga nila din doon. Pero ayan nga, si comment down below nyo dyan, mga bata helmet, kung ano masasabi nyo regarding dito sa video na to, no? Bichugapur, hindi pala yung Semerara. Nako, di okay lang ba yun? Kaya nga eh, di ba? Tama ba yun? Mm-hmm. So, ayan na. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga sa buhay nyo, nag-helmet din ang buka. It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Punta ako kaya yung ano. Ay,
puntahan ko na lang si Kapitano Mercy sa barangay Walang Awa. Oo, kasi parang may naayos siyang listahan. Kaya nga, parang may sinasabing BIR, mag-aano ako doon. Tingin mo nga po ano yun.